Hi guys, Mila Parrot here. Welcome back po for your Kapalaran sa Pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Eight of Swords, Wheel of Fortune, the Three of Pentacles, and then we have here the Five of Wands. So based sa mga baraha na to, may mga magandang pagbabago na mangyayari sa mga susunod na mga araw. Merong makikipag-ayos sa'yo. Aayusin yung conflict na nangyari between the two of you. And kung halimbawa na ang feeling mo right now is being helpless, powerless, ganyan, or wala kang magawa sa situation mo, pwede nga itong magbago na. Kung feeling mo dati ikaw lang yung nahihirapan, kung feeling mo dati ikaw lang yung gumagawa ng paraan, kumikilos, pwedeng this time it's a collaborative effort. Okay? Pwedeng makikipag compromise itong person mo na ito, okay, makikipagtulungan siya para maisaayos kung ano man yung naging conflict ninyo, okay? And then we have the Three of Cups, which is yung reconciliation card. So, gusto niya nang matapos kung ano man yung naging conflict ninyo or magawan ng solusyon, okay? And then we have here the Devil, ibig sabihin, yung malakas pa rin, kumbaga, yung attachment nyo sa isa't isa. It's not something that can easily be broken. It's something na will keep on pulling you back into each other. Okay? May tendency nga lang to become toxic kung hindi nyo ito masusolusyonan. Pero kung mag-e-effort naman kayong dalawa para maisaayos nga yung mga conflicts nyo, you can get past through it, okay? And then we have here the Nine of Swords. So, pwedeng nakonsensya siya. Hindi rin niya maalis sa isip niya kung ano yung nangyari between the two of you. Okay? Gumugulo ka talaga sa isipan niya. Kaya siya, naramdaman niya rin kumbaga yung attachment, okay, na may humihila sa kanya pabalik sa iyo. Then we have here the Hierophant. Malaki rin yung chance na siguro kasal na kayo nitong tao na to, kaya mahirap din kumbaga na kumawala. Okay? But with the King of Wands here, ibig sabihin, meron pa rin naman siyang feelings for you, pagnanasa sa iyo, okay? May passionate feelings for you, may longing pa rin siya para sa iyo. And then we have here the Six of Pentacles, and para kung pag mapaamo ka, masuyo ka, is handa siya na ibigay sa iyo kung ano yung gusto mo. And magician, ibig sabihin, gagawin niya yung makakaya niya to make amends or to get back to you or para magkabalikan kayo, okay? And then we have here the Eight of Cups, the Two of Pentacles, the Seven of Cups. Hindi ko lang alam kung bakit parang may kulang. Okay. Yung tipong kahit na nag-e-effort siya dito, binibigay niya lahat sa'yo, you feel like something is still missing. And because of that, medyo magkakaroon ka pa rin ng pag-aalinlangan. Hindi ka pa rin ganun na kasecure. And you're questioning your decision here. Okay? And then we have here the Ace of Cups. Kasi pwedeng alam mo yun,
kung gaano siya kabilis, kung gaano siya kakisig, kabibo nung nanumbalik siya sa'yo. Pwedeng ganun din yung ang tawag nito pag-alis niya. Okay, parang meron namang mangyayari na conflict sa relationship ninyo which will cause this person to run away again. Okay? Kaya siguro, kine-question mo na naman yung self mo. So, babalik na naman tayo dito sa pinakaunang card. Feeling helpless again. And stuck in this relationship or in this situation. Okay, so yung pagbabago na sinasabi na mangyayari, maaaring pansamantala lang. Hindi siya magtatagal. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Temperance card, the Strength card, the Nine of Cups, and the Seven of Wands. Okay, pasensya na po sa aso. So, base sa mga barahan, ito mukhang sa mga susunod na mga araw, makakaramdam ka ng peace of mind. Okay, or magkakaroon ka ng peace of mind. Parang happy ka dito, content ka dito. Para kang may lakas ng loob, kumpiyansa ka sa sarili mo, tsaka talagang, basta parang at peace ka. Okay? It seems like everything is going to feel good. Okay? And then we have here, the World. The Two of Wands, yung parang you are looking forward na to the future. Hindi ka na makapag-antay dito na magkaroon ng tawag nito, bagong panimula, a new beginning for you, a new chapter in your life. Okay? And then we have here the Seven of Swords, the Star, the Empress, and then we have here the Hangman. Pwedeng nagkaroon ka na dito ng realization about somebody na nangloko sa'yo na maybe this time pinakawalan mo na siya totally, parang inaccept mo na na tapos na ang lahat-lahat sa inyong dalawa, ganon. Kaya parang nagkaroon ka ng bagong outlook in life, bagong hope in life, bagong dreams in life, parang ganon. Tsaka talagang parang nagiging independent woman ka dito. Okay? And then, sorry. So, kung lalaki ka, syempre, independent man. So, we have here the Ace of Swords, the Queen of Swords, and then we have here the Ten of Wands. So, malinaw na talaga sa'yo ang mga bagay-bagay dito. And mukhang ayaw mo kumbaga na merong makadestroy pa nung peace of mind mo na yon. Parang handa ka na alisin whatever na problema na darating sa buhay mo, or kung meron man darating sa iyo na tao na ang dulot lang ay problema, hindi mo parang paghihinayangan na alisin sa buhay mo, kasi nga mas binavalue mo na yung peace of mind mo or yung happiness mo. Okay? And then we have here the Five of Pentacles, the Nine of Wands. Sure, there will be sometimes pa rin na you might feel na alone ka, ganyan, or sad ka, pero mas mangibabaw pa rin dito yung pagprotekta mo sa sarili mo. Okay? Parang ang sinasabi mo na sa self mo nga is okay nang maging single kaysa naman meron akong jowa, pero yung jowa ko naman puro problema lang.
Okay, oo, nalulungkot ako, namimiss ako na meron akong kaharutan. Pero, ang tawag nito, wala pa rin silbi kung masasaktan rin lang ako ng todo-todo. Kasi pagod na ako, ayoko na ma-involve pa with somebody na hindi naman seryoso at sasaktan lang ako at the end. Parang ganyan, okay? And then we have here the Queen of Cups. So, you're starting to really love yourself here. A different kind of love. Okay? Mas sinaalagaan mo na yung sarili mo. Mas pinapahalagaan mo na yung self mo. So, ang kwento here is sa mga susunod na mga araw, ang focus mo is ang sarili mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the World card, the Seven of Swords, the Ace of Swords, and then we have here the King of Pentacles. So, if you are dealing with a Taurus, okay, malaki yung chance na itong si Taurus na to ay makikipag-usap sa'yo para aminin sa'yo kung ano man yung nagawa niyang kasalanan or pangloloko sa'yo. Pwede siguro nakukonsensya na siya or pwedeng gusto niya na lang talaga na tawag nito, to come clean. Okay? There's a chance na maybe this person is long distance kayo or malayo siya sa'yo. Okay? Sa pag-reach out niya na ito, maaring matapos kumbaga yung chapter ninyo before. Okay? Kumbaga matatapos na yung chapter ng pangloloko niya sa'yo. Okay? And then we have here the Four of Swords. And then we have here the Six of Wands. The Judgment card. And then we have here the Tower. So, sa nakikita ko dito, dahil kumbaga umamin siya sa'yo, parang mas ano ka, para ka nabunutan ng tinik. I mean, pwede kasi na alam mo na eh yung ginawa niya. Okay? Pero kasi, you just want to hear it from him or her. Iba kasi yung inaamin sa'yo. Iba naman yung tipong meron ka lang hinala or meron ka lang nakita, ganun. Okay? Kasi may mga tao talagang dinideny-deny pa rin. So, gusto mo talagang i-admit niya sa'yo. Mahirap din naman kasing patawarin ang isang tao na hindi niya alam kung ano yung pagkakamali niya. So, dahil nga ina-admit niya na dito, mas para ka na-relax. Parang pwedeng makarecover ka sa kung ano man yung nangyari before. Okay? Ang nakikita ko naman dito is medyo hindi naman sinasabi pa dito ano na makikipagbalikan ba siya or makikipag-ayos siya. It's more of trying to explain lang, clear things up, ganon. Yung pwede rin for selfish reasons eh. Alam mo yung dahil sa nakukonsensya lang siya. Hindi kasi siya matahimik. Kaya siya hihingi ng tawad. Parang ganun. And then, kumbaga eh, nasa sayo na rin yan kung papatawarin mo siya or hindi. Pero syempre, para maging, ang tawag nito, para makarecover ka, syempre, nandun yung kailangan mong magpatawad eh. Okay? And then we have here the Tower kasi, na may possibility kasi na this will still create a conflict eh.
parang may kaguluhan pa na pwedeng mangyari kasi. And then we have the Fool. Kaya I think it's better na wag kang masyadong umasa. Okay? Wag mong lagyan masyado ng meaning yung pakikipag-communicate niya sa'yo. Kasi pwedeng meron pa din, may third party pa din. At baka makaramdam ka pa rin ng pagka-abandona. Pwede kasing makikipag-communicate pa siya sa'yo after hihingi siya ng tawad, ganun. And then siguro pag naramdaman niya na, ay okay na, napatawad niya na ako, ganyan. Baka mamaya bigla ka na naman niyang i-ghost kasi merong iba. Kaya huwag kang masyadong maglagay ng emotions. Okay? Huwag ka rin masyadong magpadalos-dalos ng mga gagawin mo na decisions. And then we have Fear Nine of Wands, meaning protect yourself, protect your interests. Huwag kang mag-all out. Lagyan mo ng boundary, ng limit, yung pakikipag-ugnayan sa tao na ito. Kasi nga, ayan, no, baka tumakbo lang ulit paalis. So, it's better for you to move on na lang din. Move on, move on. Okay? Kasi hindi ka makakahanap sa kanya ng emotional contentment eh. And then, kapag ikaw ang nag-move on, there's a chance na merong new relationship waiting for you. Yeah. You just need to be patient. It will come. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.